What is up guys? Na-miss niyo ba ako? Isa na namang katakam-takam na vlog ang mapapanood ninyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell at samahan niyo kami ng Jando Vlogs sa mukbang trip na ito. Tara! Simulan na natin ang ating taste test sa lahat ng mga pagkain na hinihain nila sa atin. So, gusto muna natin magpasalamat sa POT, House of Chinese and Seafood Cuisine, and sa mga foods na pinrepare nila para sa ating mukbang. Yes. Siyempre sa mga tao dyan sa ating lalo na po sa mga chef na nagluluto po sa atin. Natin. Shout out po sa inyo lahat. Napakasarap po nito. Yung tipong nakikita pa lang po namin talagang nakakagutom na talaga. So yun, thank you din po sa owner nitong POTCH, Apo. House of Chinese and Seafood Cuisine. Ayan, salamat po ma'am. Paano ba partner? Lalantakan na ba natin ngayon? Ladies first. Talaga. Ladies first. So guys, meron sila ditong mga dim sum. At syempre, meron tayong mga kaibang dish na ngayon ko lang talaga siya nakita. Sige. Kasi hindi ako familiar talaga sa mga Chinese food. So ngayon, mapapamiliarize ka na. Ngayon, mapapamiliarize tayo. Tsaka meron partner na na hindi ko mabasa pa. So okay, isa-isahin natin itong mga menu natin. Kasi ang tumigil sa harapan namin, yun ang unahin namin. So medyo mabagal lang yan. Oops! Ham Sui Kok. Sana po tama. Sana tama ang pronunciation. Pero Ham Sui Kok. Mukha po siyang So ayan, una ka ng partner. Pakita natin. Okay, so ito yung tinatawag nilang Ham Sui Kok. So, ano siya partner? May ham? Kasi may ham. Meron din siyang soy. Pero tinok din siya. May kok din. Okay. So, tatry na po namin ang Ham Sui Kok. And ladies first? Okay, dyan daw. Una. Ang formal ah. Siyempre. So, siyempre, kukuha na rin tayo. Okay, so first on the menu, Ham Sui Kok. Let's go. Tikman na natin. Tikman na natin. So, yan. So, bahala na daw tayo kung paano ito kainin. Para siyang malaking kikiam na may palaman sa loob. Oo nga. Isay. Ano ground pork? Ano ba? Para malaman natin. Ano sa parang ng rice? Ano malagkit? Parang gano'n? Ninanamnam ko pa guys. parang natahimik ka bigla dun ah. Manamis naman siya guys na... Manamis-namis na parang ano siya, chewy. Para siyang malagkit? Actually malagkit na nga yata. Kaya tikman pa natin para malaman natin. Yung palaman niya is meat. May palaman siyang meat sa loob. Okay? Tama, meat nga siya. So far, so good. Ano guys, para siyang ano. Thank you po. Thank you sir, thank you po. Four seasons po ito. Yeah, binigyan tayo ni sir ng drinks. Four seasons po. Four seasons. Salamat po. Tingnan niyo guys. Social. Hindi ako sanay. Ano ba tayong bayong? Ano mo sasabi mo din sa ating first? First, alam mo yun yung first na kinain natin. Nakakagulat kasi parang una pa lang natin tinitikman, alam na natin masarap agad. What more pa kaya yung iba pa natin nakikita na personal favorite natin na gusto natin tikman yun? Oo nga. So nagugulat tayo sa una, what more pa kaya expect natin sa susunod? Papakita ko lang dun sa camera yung gusto kong tikman. Ayan na. Yan, broccoli scallops. Nakikita niyo ba guys dyan? Medyo malayo kasi yung pagitan natin. So, ito guys yung aking favorite. Yung broccoli scallop. Scallop kasi talagang paborito ko yan. Yung mga steamed lang, tapos lalagyan ng garlic and butter. So, ito yung una-una ko talagang nakita kanina na gustong-gusto ko talagang tikman. Oh, so, at dahil dyan. Ito yung susunod nating tikman guys. Let's go. So, ito na yun. Naman, ang ganda-ganda ng broccoli. Tapos meron siyang sauce. Hindi ba yan dito? Tama ba? Ayaw yan dito. Hindi ko alam. Basta matitikman na lang natin. Guys, yung kanilang broccoli scallops, meron siyang mushroom. Carrots. And syempre, carrots. And broccoli, then yung ating scallops. Broccoli scallops with carrots. Yeah, with carrots and mushroom. And parsley. Ayan. So actually guys, ako mahilig naman ako sa broccoli. Yun ang pinaka-paborito ko sa lahat. Actually, pinapaka ko yan kahit pilaw. Okay, go. Lasang-lasa talaga yung scallop. Grabe. Sarap. Okay, siguro mag-agree ako dun sa sinabi ni Itay.
napaborito niya to. That parang masasabi kong masarap nga talaga. Mm, grabe. Fresh na fresh yung broccoli, guys. Siyempre, partner, ano lang tayo, tikim-tikim lang tayo para matikman lahat. Matikman natin lahat. Tikman natin yung binigay sa atin ni sir na ano? Oo nga, no? Four season. Try natin. Fresh to, guys. Fresh fruits. Mm. Sarap. Parang wala akong ibang marunig sa akin kundi masarap. Grabe. Sobrang refreshing niya. Next on the list is... So, ako naman ang pipili ngayon. Sige, partner. Let's go for gyoza. Gyoza? Wow. Yan yung pinakamaganda nilang product. Oo. Gyoza. Joke pa yun. Ano yun? Kaparang gyoza, gyoza, gyoza na. Oo nga, no? Ano siya? Dim sum pa, no? Yeah. Ay, ano may sauce ba? Ito ba yung sauce niya? Yan, yun may sauce. Para siyang ano, chili sauce. I'm sure natatakam kayo dyan. Okay, partner. May nalalasahan ako. Bakit yun? Masarap. Tsapa. Alam nyo guys, alam mo, sobrang meaty nitong gyoza na to. Walang bira, as in sobrang daming laman sa loob. Alam mo yun, parang full pack talaga siya. Mm-hmm. Full pack talaga siya, as in. Ang lasang-lasa mo yung fresh herbs niya sa loob. Parang nalalasahan ako ng fish. Baka nalalasahan mo ay yung ano. Hindi ako nagkakamali. Parang match naman siya dun sa sauce. Mm-hmm. Akala ko tong sauce nung una ay dun sa ibang ano. Pero hindi ko expected na mag-match pala. Siya ang gyoza dito sa ano, sa ating sauce. So, ang sauce natin is sweet chili. Tsaka may gulay siya sa loob. Sarap. Mm-hmm. Next on the list, guys, ang titikman naman natin ngayon ay ang kanilang Japanese siomai. Partner, favorite ko ang siomai. Ah, favorite ko ang siomai. Malalason mo ako. Kapag siomai yung inalok mo sa akin, malalason mo talaga ako. So, syempre, ladies first pa rin. Mm-hmm. Let's go. So, partner, ito, sinaserve nila siya sa, anong tawag dito? Bamboo basket. Bamboo basket. Basta ginagamit nila yan for steam. Pag-i-steam yung mismong dim sum natin. So pag i-serve siya na nakaganyan. Oh, tikman na natin guys. Yung kanila. So ito na lang gamitin natin. Sige. O Japanese siomai. Kita mo. Dahil favorite mo yan, alam ko. Isang subuan. Di naman. Pahatiin naman natin. Ay wow. Paso siya nga yan. Siya. Japanese siomai. Kasi ko kasi once na sinabing Japanese siomai, ayan, obviously meron nakarap siya sa nori. And meron din siyang crab stick. And tingnan natin kung ano yung nakabalot sa kanya, di ba pa? Hindi ko nahahatiin, isang subo na agad. Siksik liglig. Grabe to. Pero meron siyang ano eh, sauce. Yung sauce niya, ano siya? Parang soup. Oo, parang soup. Parang crab and corn na din. Oo, parang siyang crab and corn na soup. Makaiba yung lasa. Tsaka ano ha, alam mo hindi talaga siya tinipid kasi siksik yung laman. So, solid na solid. At saka yung crab, ang laki guys. Grabe. Yung crab stick, ang laki. Kaya ibang-iba siya dun sa mga siomai na natikman natin. Sigurado ako dun. Go for the next bite, okay? Crab. Masarap talaga. Hindi ba talaga pag siomay eh, no? Malaga pag siomay. Partner. Mm-hmm. Anong next? Kanina ko pa gusto tikman yung rice eh. Kasi sabi nila guys, pineapple rice siya. Okay, take note. Pineapple dried rice. First time ko matitikman ito and never heard. Ngayon ko lang talaga narinig na meron pala pineapple fried rice. So, sobrang ako excited dito sa fried rice na ito. Yeah. Hindi ko alam ang expect ko kung ano man. Okay? So, try na natin. Hindi pa pala natatapos dun, partner. So, yun. Bago natin tikman ito, gusto lang namin sabihin na may bago ulit dumating. Unexpected. Hipon. Kaya pakita natin sa kanila. Grabe. Ito natin. Pasensya na po, masyado po malaki ang table para po. Ito yun naman yung distansya namin sa inyo, ha? Ayan. Okay, so, balik tayo sa ating pineapple fried rice. So, ako muna.
Yes, always ladies first. Napaka-gentleman naman ito ang ating katama. So, ayan, fried rice na may pineapple. Tikman natin. Tsaka hindi lang siya ano, pineapple friend. Parang siyang may seafoods din. Ano ba to? May ano? May mga seafoods siyang kasama. Shrimp? Shrimp. May mga gulay din siyang kasama. Okay. Para mapupuno yung ating plate. Ah. Days. Kahit patingi-tingi lang yung kumakain natin. Tatikman natin. Di ba kapag pineapple, maasim siya? No? Diba, ano na-expect mo kapag pineapple? Ako yung na-expect ko medyo... Hindi ko sure ha, pero kasi sabi ko sa inyo, first time ko itong tatry, itong pineapple fried rice na to. And expected ko, siguro medyo may konting matamis, alam niyo yun, medyo may tamis, medyo may konting asin. And syempre dahil may nakikita akong mga maliliit na hipon ng daw, at dami niyang mga nakalaman dito yung gulay, siguro magiging may pagka-seafood flavor din to. Okay? Yes. So, let's go! Mm-hmm. So unexpected nga yung ano niya, yung flavor niya. Hindi nag-overpower yung pagiging pineapple niya. Mm. Hindi siya overpowered. Alam mo yung parang nag-mimix yung mismong halo ng seafood. Yeah. At saka yung mismo pineapple. Pero hindi ko lasa yung pineapple ha. Pero makikita mo may mga bits talaga ng pineapple din sa fried rice. Mm-hmm. And may egg din siya. Pero ang sarap. Mm. Magpaparami ka not ng honey. Not your typical fried rice, ita. Yeah. Okay? At saka sobrang bango niya. Sorry, kanina pa talaga nakakagutom yung amoy. Dun pa lang sa kitchen talaga. So ito pala yung naamoy ko kanina. Mm-hmm. Ito yun. Bukod dito, alam ko may naamoy pa ako kanina na soup. Hindi ako nakakamali yun. And siguro, susunod na natin ang soup. Sige. Go. Right. And next on our list is our hot and sour soup. Ha, umuusap pa rin hanggang ngayon. Saan laman niya? Meron siyang mushroom. Mushroom and may tofu. Yeah, hindi mawala tofu. Tofu. Tapos may seafood. Hindi ko alam yung ibang tawag dito sa mga nakalagay niya. Yung isa yata yung ano, yung sinasabi, yung kinakat ni Kuya kanina. Yung kinakat. So, papakita niya na lang doon sa clip. CQ cucumber ba? Ayan, CQ cucumber. Tama. Para siyang isda. Kala ko isda. So guys, ito kanina, yung meron tayong clip nito na kung makikita ninyo, sobrang bilis niya lang ginawa kasi nga, ganong ka-powerful yung stove na ginagamit nila. Uh-huh. Titikman na namin itong hot and sour soup, okay? So, let's go. So, naka-curious talaga ako dun sa CQ cucumber kasi para talaga siyang isda. Medyo maanghang. Sarap. Dahil mahilig ako sa soup, favorite ko na siya. Alam mo, match na match ko sa mga fries. Yung pinaka-paborito ko. Sa ngayon, ay marami pa tayong i-expect dito. Hindi lang ito. Mm-hmm. Parang gusto ko i-google yung CQ cucumber. Kasi talagang ano. Yung nakikita ko na pagka pinipisa mo yung pusilot na water. Yun. Ayun ba yun? Oh. Kinakain siya ng hilaw doon sa ibang ano. Mhm. Ano sabi niya no? Ni Sir kanina na lagay at ano daw sa panlagay daw talaga siya sa soup. Mhm. Masarap. Ayun. Parang ayaw ko tigil. Oo nga eh. Hindi sabi ko kanina pa ako. Ano ka na? Sob ka na? Kanina pa ako dala-diretso ng subo kasi nga sabi ko nga sa inyo, mahilig talaga ako sa soup as in. Ano mahilig ako sa soup. Lagi akong merong soup na binibili every time na nagbibili ako. So ayun, and sobrang satisfied talaga itong hot and sour soup na ito, grabe. Yeah. Yung part na iniisip ko kung paano natin sisiksik lahat yun kung ang ginawa natin talaga is isa-isa namin kapain. Yun ang iniisip ko, what if uubusin mo isa-isa yun? Oo nga eh. Ay, pasok tayo sa next. Mayroon tayo dito kung butchi oh, ayun. Ang laki ng butchi nila. Para sa butchi pa lang, sold ka na eh. So, ito ay mamaya sa pahuli. Saka ito atang taro puff ay pang-dessert din. So, dito muna tayo sa... Saan mo gusto? Pigil sa gaba? Minimini. Ito talaga. Minimini pa yun. So, salt and pepper spin pa rin ang napili. Try natin. Okay, so... Let's go. Try na ilang peraso. Yes.
Parang may nabuyo. Oh, hindi ko masamaan ha, kaya walang problema yan. Kumakain ako. Ano, favorite ko yung calamari. So, titikman natin kung papasa ba sa panlasa ni Yasi Maria ang kanilang salt and pepper sweet. Mm-hmm. Let's try. So, parang fish itong isa. May fish din siyang kasama, oh. Hindi ako nagkakamali, fish itong kasama niya. Natikman ko na. Fish na siya? Squid. Okay, tatry ko, ah. Ang lambot ng squid. Hmm, oo nga. No? Squid nga siya. Mukha lang siyang fish sa labas. Ang sarap. Parang may layer-layer. Mm. Ang sarap nung ano niya, yung tawag doon. Sige, yung breading. Ang sarap. Naku, alam mo na kasi nung ubus niya, mamaya. Tatry ko yung partner sa kanin. May isang subo pa ako dito ng rice. Pero ka parang dyan, partner, di ba? Titingnan ko na yung price. Nakakatuwa yung nakakatuwa dun sa foods nila. Kasi hindi nag-overpower lagi dun sa alat, sa mismong lasa niya. As in, sobrang well-balanced talaga yung pagkakaluto. Alam mo yun. So next, on our list. Magkutayin naman yung partner. Ito na lang. Ah, oo nga. Singaporean spare ribs. Punta naman tayo ngayon sa Singapore. So, Singaporean spare ribs. Mm-hmm. 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 Okay, okay. Ang sarap. Kasi may grabe ano solid pa. To. May grabe. Part na crunchy, ano? Yes, very good. Ang sarap niya. Mm-hmm. Talagang nakarating sa Singapore. Hindi para biro, ang sarap. Saktong-sakto yung timpla. Hindi maasim. Kasi para siyang ano, sweet and sour na... Isa pa sa... Ano? Sweet and sour na pork. Parang ganun. Mm-hmm. Isa pa sa ano? Isa pa sa maganda dito? Hanggang loob ng laman mismo talaga yung lasa eh. Hindi nawawala. Alam mo yun, parang every bite. Power. Mapaparami ka ng kanin pag ito ang ulam. Tapos meron kang soup. Meron kang hot and sour soup. Perfect. Alam mo, hindi ko napapatagalin pa. Tanong muna tayo sa... Medyo mahirap basahin. Xiaolongbao. Xiaolongbao? Xiaolongbao. Okay. Para siyang ano... Para siyang somal? Parang siomay yung loob, pero mukha siyang maliliit na siopaw. Mm-hmm. Para sa steam, mukha siyang steam siomay. Ganun yung ano yung itsura niya. Ayan, guys. Sobrang dami natin pagkain. Tatitle na lang natin itong mukbang. mukbang. So, dito na magsisimula ang mukbang journey ni Jandel Vlogs. Ayan. Magpasalamat ulit tayo sa Poch Salamat Restaurant. Po. Thank you very much po sa pag-invite. Okay, so bago po namin tikman itong susunod nating pagkain, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe Yasi Maria. Yeah. And siyempre, Jandel Vlogs at your service. So, sabi ko nga sa inyo, support lang tayo, guys. Nandun siya sa point na parang somay talaga, pero hindi eh. Alam mo, medyo kalasa niya yung gyoza. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Yung texture niya dun sa ano sa loob is para siyang gyoza. Mm-hmm. And yung outer ano niya na cover niya yung pinakababalat niya is para siyang siomay. And pabilog lang siya. So partner, lalayo pa ba tayo? Katabi na niya yung shark's fin? May pating bala. siguro shark. Next on our list, shark's fin. Ang dami ng gulay sa loob. Mga ano na? Grabe. Pure meat yan. Wala akong masabi. Pure meat yan, grabe. Ang sarap ng dishes ng Poch Restaurant. Alam mo, itong shark's fin, isasama ko talaga ito once na umorder ako dito. For sure, isa ito sa mga ordering ko talaga at babalikan ko. Dahil solid ang lasa niya. The best. Eh, lahat naman halos partner. Pero kung papapiliin ka sa lahat ng ano dim sum, so ako personal favorite ko siguro itong shark's fin. Ako itong ano, Japanese shomai talaga. Shomai lover tayo eh. Pero lahat naman talaga guys, lahat sarap. Tayo. Doon na yung mga Chinese food lover natin dyan. Ayan, meron na kayong bagong pupuntahan. Mga kaibigan kong Chinese dyan. Naubos ko partner yung ano ah, yung shark's fin. Ako din eh, naubos ko rin yung shark's fin eh. Ang pala mula, ayan. May binubog. Oh, alam mo, naka-curious ako dun sa beef balls. Parang tayo tinitignan eh, no? Parang gusto ko yung anahin sa'yo. Sige. Sige. Sarap ng soup talaga. Nabalik-balikan yung soup. Sabi sa'yo, manarap yung soup. Sarap yung soup. Go. Saan nakakatuwa dito sa Poch Restaurant? Ang mabait po ng mga staff nila. Very accommodating. Lalo so, na po yung owner.
bago natin tikman. Tignan nyo kung gaano ka-pure yan. Grabe. Nakikita nyo ba yan? Ay. Grabe yan. Habang siya inag-ano dyan, nagmamanta, tsaka kumakain. Ang sarap. Ano masarap niya papakin? No? Okay, spare ribs with tausig. Or mas kilala bilang black beans. Yeah. May iba kasi di alam kung ano yung salitang tausi eh. Hindi ako fan ng tausi. Pero try nga rin. Ako food lover talaga ako eh. Kahit anong pakain mo sa akin. Bakit? Ang charap. 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 Oo nga. No? Hindi mo lang kayo ano? Ang tausi pero ang sarap. Ang timpla. Lambot niya guys. Natutunog sa dila. Ang lambot niya. Kahit bata magugustuhan yung mga food nila. Sarap talaga ng first season nila. Fresh na fresh talaga yung fruit. Nga, naubos ko. So, ano bang gagawin ko partner dito sa plate ko? Mapupuno na siya. I-skip muna ako ng isa ha. Kasi gusto ko talaga ang isa pang kumuha din itong soup. Dahil, ba talaga to? Grabe sa lahat. Grabe. Chicken. Namiling na siya. Let's go. Chicken. Ganito ko pa yung tinitingnan. Alam mo, Chinese, mas, ano to, Chinese style. I-partner natin sa rice siguro. Pero, tikman din natin na hiwalay. Tingin mo. Okay? Yes, kuha naman. Partner ako, gusto ko to. Favorite. Yan, humiwalay na ng kusa. Nakasya pala siya, hindi ko na-expect. So, ito yung tinatawag nilang poch fried poch chicken. Fried so, chicken. Possibly, isa to sa mga specialty nila. Kaya ito nila pinangalan ng poch fried chicken. Alright? Okay. Dahil Chinese, siyempre Chinese style. Yes, Chinese style. Uy, meron pa din dito crackers. Feeling ko magugustuhan ko to kasi partner gusto ko sa fried chicken yung walang breading talaga. Walang breading. Pareho tayo, pareho tayo. Gusto ko yung natural lang. Yes. Yung, tsaka yung and ako, herbs and spices lang ilalagay sobrang, sa akin. Seriously ha, halos araw-araw fried chicken ang kinakain ko. Kasi gusto ko talaga fried chicken. Bias ako pag fried chicken kasi favorite ko siya. Sorry na. Hindi lang masosang ganun na. Alam mo yun yung ano? Minarinate lang siya, no? Tapos, ay, alam ko na partner, yun yung nilagay ni sir kanina dun sa microwave. Yan, yung microwave ko siya. Bukod sa pinoy. Sa kanina. Nakakatawa dito kasi nagkaroon tayo ng chance na mapasok yung kitchen. No? Yes. So, sa privilege. Sa privilege talaga. Sobra. Tapos na, kausap pa natin si Nasser, mga chef natin yung nausay dyan. Sila yung nag-prepare sa atin nun. So, salamat po ulit. Sa napakasarap ng mga food. Dahil iba po talaga yung experience niya. Imagine si Queen Chef. 20 years siya na ano na naging chef. 20 years na siya na naging na nag chef. Imagine. So ganun katagal na siya nagluluto. Specialty niya is mga seafoods. So grabe 'yun. Kaya yung pagluluto kanina maning-mani lang sa kanya. Oo, kitang-kita niyo naman kanina, 'di ba nung ginagano niya yung wok. Kita niyo kung gaano kalakas yung apoy ng grabe. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ito yung nakita ko na niluto niya, tong hot and spicy. Nagulat ako kasi within less than 2 minutes, nagulat ako, ah, agad tapos na, ganun kabilis. Luto na agad, ganun kabilis. Magkala ko, tayo, pag nagulat tayo, 2 minutes, yung ano pa lang yun, pagpapainit pa lang. Yung 2 minutes na yun, pagpapainit pa lang ng kawali. Pero dito, grabe, as in, magugulat ka kasi napakabilis ng pangyayari. Tsaka di biro yung apoy, no? Oo. Oh, nakakatakot. Sunog na ako, nung ako yun. Try natin i-partner sa rice. Yeah. Itong ano natin, itong chicken natin, kasi tayo mga Pinoy. Gusto natin na partner mahilig sa Anli Rice. Ako kasi, sinamahan ko ng Star Margarine, kaya tumangkad ako. Pero hindi ko na-expect na ang Chinese food pala talaga ng masasarap. Yes. No? Ako kasi talaga sanay ako sa mga Pinoy food. Kumakain din naman ako ng mga Japanese. Kaya lang talagang Chinese, hindi talaga ako familiar. Ako, when it comes to food, hindi ako choosy or kung ano man. Kasi ako lahat naman open ako at matikman. And siyempre meron tayong mga personal favorites pa rin. Diba? Saka so, guys, hindi lang ito yung serve nila, meron silang seafoods. Yes. Madami pa, sobrang dami nilang menu. At yung menu nila, guys. The best talaga. Mas masarap siya kung may rice. Gusto ko talaga yung ganitong chicken. Yung talagang walang bread. Kasi mas lumalabas yung natural na lasa ng manok. Totoo. Ako, nakikita ko dito parang sobrang yung parang everything dun sa chicken is parang basic, pero yun yung nagpasarap dun eh. Yung walang kahit anong breading, alam nyo yun. Pero mostly, yung flavor niya umaangat talaga.
sumasabog sa bibig ng laki niya. Sobrang flavorful niya. Totoo. Ay, start muna. Pagdaw muna. Guys, ayan, hindi pa natin nauubos ang ating mga pagkain. Meron pa tayong? Meron pa tayong dalawa. Pero tapos na tayo dun sa mga dishes nila, partner. Yes, dish nila. So, ito. Pasok naman tayo sa dessert. Okay. Yes. So, meron tayo ditong butchi. Butchi. Our famous butchi. Mm-hmm. Ang kanila. Meron tayong, yun yung sinasabi kanina ni Chef, na talagang must try. Anong tawag dyan? Taro puff. Taro puff. Yan. Taro puff girls. Kala mo parang... ube. Ah, ube. Oo, taro. Di ba taro? Taro, hindi. Taro is San Gabi. Fernando. San Fernando yon. San Fernando. Oh, sige, basta yon. Taro. Taro. Taro yung ano, yung may sunga, yung ganun. Ito, ito ba yun? Titignan niyo mabuti ito. Ayan. Parang ano mo siya, parang siyang art na agad. Parang, alam mo, ayaw ko galawin. Pero, parang ayaw mo kainin, no? Kasi ang ganda, ang ganda ng pagkaka-presentation niya. Okay. Kamu na daw tayo. Kamain mo na. Yes. Ay, ang lambot! Yes. Mm. Ay! Mm. Mayroon pa lang siya. Kamu ba siya? Ang lasa. Munggo. Lasa munggo eh. Unang lasa ko, chocolate eh. Tadam! Oh, ano? Hindi ko rin ma-distinguish kung mango or chocolate, pero... Para siyang chocolate na mango na. Naglalunod siyang gano'n eh. Hindi nga, di ba? Totoo. Mm-mm. Para siya talaga ng chocolate na mango na hindi mo maintindihan. Kasi gano'n yung naglalaro yung lasa niya eh. Para siyang chocolate na parang mango na... Gano'n, gusto gano'n. May natikman akong botse na ano, na sobrang tamis. Ito na, perfect. Mm. Yun guys, nag-accept sila ng delivery staff. Nag-accept na ng take-out orders. And for our final, pinagmamalaki ni Chef, ang taro puff. Taro puff. Pag sinabing puff kasi parang bilog-bilog yan, di ba? Bilog, pabilog. Tapos, ano siya, may laman sa loob. Ang cute, parang ayaw mo siyang galawin. Ayun, totoo. Parang ayaw mo siyang galawin kasi nga parang, yung mismong food, mukhang art na mismo siya, alam mo yun. Nakakatuwa, partner, yung kanilang ano presentation. Sobrang kaya-aya talaga. Ang sarap niya tingin. Pero talagang masarap. Legit. 100%. Legit. Ayan, ang curious ako dun sa ano, yung nasa palibot niya. Ano to? Ano ba ito? Parang close eh. Pero crunchy. Pinigma ko muna yung ano. May pagka-seafood yung lasa nung ano, itong kulebrang. Dim sum din siya pala. Mm. May sa dessert. Parang ganun yung style eh. May laman siya sa loob. Kung sinabi sa yung puff, ano yan eh. May laman talaga sa loob. Parang siyang, hindi ko lang, pero parang meat din siya nakagaya nung sa isa yung kanina. Ay, oo. Oh, oh. Yun ang kalasa niya. Itong taro puff, ano, kalasa siya nung ham soy cook. Yung kauna-unahan namin statement kanina. Yun nga lang, ang pinagkaiba is yung ham soy ko kasi partner ano siya eh, malagkit. Para siyang malagkit. Para siyang butchi. Mm-mm. Na ang laman is yung meat niya. And then ito naman, ang laman niya is yung parang-parang laman ng ham soy ko. And yung labas niya is taro. Na may breading na, na ayun ko, yung parang kinray siya eh. Mm-mm. Sold. Thank you, Poch Restaurant. Thank you, Poch. Sobrang kakaibang experience dahil siyempre as a Filipino, typical Filipino food every day. Yeah. And hindi naman natin na araw-araw natitikman ng ganitong menu. Diba? So sobrang thankful talaga. And that's it for today. Thank you very much nga po pala sa Poch House of Chinese and Seafood Cuisine. Yeah. Ayan, sa ating mababait na staff and especially sa owner. Yes po, salamat po. Maraming salamat po, ma'am. At salamat din po sa mga chef po natin na mga nag-serve po sa atin, nag-luto po para sa atin. And sa lahat po ng staff po ng Poch, sobrang solid po ng inyong mga staff. And wala po kaming masabi sa lahat po. As in, from inside and outside po ng restaurant. As in, sobrang accommodating po talaga ng lahat po ng nandito. Wala po kayong masasabi. So, especially sa mga foods naman po, talagang wala rin po kayong masasabi dahil lahat po ng isa-serve nito sa inyo ay fresh. Yes. At sobrang sarap po talaga. Legit. Legit. Yun nga, sabi ko nga kanina, partner, hindi ako mahilig sa... Hindi ako familiar sa Chinese food. Kasi tayo, as a Filipino, yan.
alam mo naman yung mga pagkain natin. Oh, masasarap naman. Kaya lang, ngayon lang talaga ako nakatikim ng ganitong klaseng pagkain. Mm-hmm. Yeah, at talagang craving satisfied. Ako kasi usually, di ba, pagkakakain lang kami sa bahay, usually, pagka meron kang chicken, so iba partner mo lang sa ketchup. So dito iba, hindi. Iba yung experience namin dito, pati sauce. Every lakas makasocial pa din, oh. Oh, social pa rin. Social kami yun. Ang sarap talaga. Mm-hmm. Sobrang sarap talaga ng mga food nila. Kaya guys, yeah. Bukan nyo, itry nyo yung mga dishes nila. Meron niya pala silang Facebook page, yes. Guys. Ayan. Try to visit and follow or like their page. Yes. Ayan, nasa baba. Ulitin lang po namin. Meron po tayong mga contact numbers. At tunan rin po yung address sa baba. Tignan nyo na lang po. Yeah. Ayan. Kung gusto niyo pong umorders, pwede po tayong magpa-deliver or mag-take out lang po kung gusto niyo pong mapadaan halimbawa dito sa restaurant. Yes. Ayan po yung number sa baba. That's it. Yeah. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa Poch Restaurant, House of Chinese and Seafood Cuisine. Ayan. Thank you so much. Ayan. Marami salamat po sa food na pinipil. No? Thank you so much. Okay, again, Jungle Vlogs. Yeah, si Maria. See you guys on my next vlog. Thank you. Bye. Bye-bye.